Hello, good evening everyone. Konbanwa para sa mga nasa Japan. My name is Lara. I'm from FACE or Filipino Advocates for Continuous Education. So some of you must have heard about this webinar from our group, which is FACE. I will be your host today for our Pinasimpleng Investments para sa ating OFW's webinar. Welcome po sa inyong lahat. Actually, this is our fifth webinar of our How to Be Wealthy Pinoy webinar series of FACE. So before we discuss about mutual funds and insurances, and today with First MetroSec, we will be discussing more about investment. So this is also part of the Kabayan webinar series of First MetroSec. So actually, our group FACE is actually a group of volunteers who has an advocacy of helping our kababayans here in Japan through education. So we have volunteers mostly in Kanto area. So aside from webinars, we also do seminars and training. So hopefully someday you can join us, and maybe some of you have also attended our events before. So sometimes we invite experts from Philippines and Japan to help us educate our kababayans. Kasi gusto namin, ang mga kababayan natin, hindi na ma-stuck kung ano man meron sila ngayon. We want them to improve, to have a better life in the future. And para, for their preparation na rin, para makapag-for good sa Pilipinas. And actually, last April, we had a seminar about investment with Marvin Germo, Randall Tiongson, Isel D, and Mark Tarog in partnership with First Metro SEC. So doon namin nakilala ang First Metro. And after that event, we discussed our plans for our kababayans here in Japan, kasi ang dami naming ideas, and we really wanted to help you guys. So this is one of the plans that we had. So while we wait for all attendees to settle in, I'd like to invite everyone to participate in our question and answer later. If you have any questions in mind for our speaker, feel free to send them in by using our webinar control panel, which you can access through the sidebar if you're on desktops, or by swiping left if you are on mobile phones. So if you have questions, you can start actually asking us your questions para masagot na namin, or before tayo mag-start, pwede na kayo, baka for sure yung iba dyan may naiisip ng question. So okay lang, you can post your question na dito sa question tab natin sa GoToWebinar control panel. Okay, and you can also gain access and download First MetroSec one pager, which contains all the basic information you need when starting to invest or trade through our First MetroSec account. So for sure, yung iba, I think yung iba wala talagang ka-idea on how to invest. So later on, i-discuss naman ng ating kung paano nga ba talagang mag-invest at bakit kailangan nating mag-invest. Kasi hindi naman maganda na mag-invest tayo without educating ourselves first. Kasi doon madaming nagkakamali. Tama po yung ginawa niyo. I would like to congratulate everyone, lalo na sa mga unang beses pa lang, hindi pa nakakapag-invest at gusto pa lang mag-invest. I would like to congratulate all of you, kasi this is the first step, yung mag-aral. Okay, so you can find those information sa control panel natin as well. So para naman doon sa mga hindi pa nag-o-open ng First MetroSec account, we're inviting you to open one now or perhaps after this episode. Metrobank or PSB bank account holders, OFWs, and for our students, you can open an account for free. For all others, there's an initial deposit of 2,500 pesos. Which will also become an investable amount once your account is activated. So later on, mas madi-discuss pa yan natin ng speaker natin. So for now, relax lang tayo. Dapat open natin yung mind natin sa mga ituturo ng ating speaker. And for those of you who are watching our webinar for the first time ever, yung weekly webinars ng First Metro, there will be opportunities there for you to win exclusive First MetroSec goodies. So for today, every one of you who are tuning in right now and will open an account with our partner, First MetroSec,
you will receive 500 pesos Sodexo gift check. And I will explain later the details on how to claim this gift check after this webinar. So we hope you guys stick till the very end of this webinar to be able to qualify for the giveaway, okay? And also, don't forget to join the growing First MetroSec community. There you can find latest market news and updates and First MetroSec announcements and daily contests and connect with your fellow traders or investors. Just proceed to www.facebook.com/groups/FirstMetroSec to join. Okay? Kasi nga, mas maganda pag ano, may mga kasama tayong fellow investors natin. Mas nakakagana mag-invest and we will learn from you. And also, you can join our community also, Filipino Advocates for Continuous Education. So ito naman para natin, para sa mga kababayan ko dito sa Japan. We will post our events there. Minsan nagpo-post din ako ng mga articles para naman makatulong sa ating mga kababayan, not just about investing, but also about living here in Japan. News and mga useful information para sa atin dito sa Japan. And now, moving on to the main segment for today, let me introduce to you our speaker for today. He is a graduate of BS in Applied Economics and BS in Accountancy from De La Salle University. He's also a former economist with the Banco Central ng Pilipinas and has over a decade of experience in trading the US and Philippine stock markets. He retired from corporate life at age 29. Wow. He now has his own investment advisory firm, Rhyme and Reason Investment Research and Management. He's an educator for the Philippine Stock Exchange, a consultant for First Metro Securities, and a regular resource speaker in ANC and Bloomberg One News, a certified public accountant, and a certified internal auditor. So without further ado, please welcome our speaker for today, Aaron Tsai. Sir Aaron? Sir Aaron. Hi, good evening. Ayan. Hello, sir. Good evening po. Hello, good evening. Konbanwa. Diba? Magandang gabi po sa inyo. Konbanwa. Konbanwa. Dapat pala may baon akong Japanese term ngayon, ano? Diba? Oo nga. Kamusta po kayo? Excited na ba kayo? 'Di ba? Ako excited na ako. Naging student okay, ako ni Sir Aaron. So, for sure madami kayong matututunan. Yeah. Okay, so sige. Again, good evening po sa inyo. Ako po si Aaron Tsai, consultant po ako for First Metro Securities Brokerage Corporation. So, for those who are not very familiar yet sa First Metro Securities, First Metro Securities is the online stock brokerage arm po of the Metro Bank Group. Okay. We were in Japan, I think, early this year, no? We joined the seminar of Marvin and Randall, and we also conducted our tawag namin is the Guided Investor and Fearless Trader Learning Series or Gift Learning Series sa Tokyo, no, when we visited early this year. So for this evening, no, we'll have a more basic seminar, no, or webinar at that, no, for our kababayans in Japan, no. So we'll, for our focus for tonight will be on the how to start investing in the Philippine stock market, no. So just for the outline, no. So for tonight, I hope to guide you through answering these basic questions na usually tinatanong natin, no, pag hindi pa tayo familiar masyado sa stock market. So syempre, unang-una dyan, tanong natin, ano ba yung mga stocks, no? And what are stocks and what is the stock market, no? So i-introduce natin sa inyo, no, hopefully pa ma-communicate natin clearly sa inyo kung ano yung mga stocks, no, at para maliunawan din natin kung how the stock market works, no. Second,
bakit ba kailangan ako mag-invest, no? Or ano bang mga benefit when I invest in the stock market? Of course, we want to know how to earn, no? Of course, sabi nga ni Miss Lara, this webinar is part of the efforts to help our kabayans in Japan na at least meron tayong mga options how to earn more, and para matulungan din tayo na siguro in time makapag-retire ng comfortably, no? Or in time yung mga gusto umuwi is makauwi sa Pilipinas ng komportable naman. Okay, so in this particular investment options, which is the stock market, we want to lay out to you, no, clearly how do you really earn money from the stock market. Should you want to invest in the stock market, we want to guide you through. Mamaya isa-isahin natin yung mga steps to start investing in the Philippine stock market. And then tignan natin, no, if we can share some simple strategies para malaman natin kung paano ba tayo mag-invest or mag-trade sa stock market. So basically, these are the things that we want to accomplish for the next hour, no? If you have questions, please do reserve them siguro during the Q&A session, no? I'll be more than happy to answer those questions. Yeah. Okay. I'm more than happy to answer those questions. So kung sakali na meron tayong hindi masagot tonight, tingnan natin, masagot natin through other means, no? So maybe via face. Okay. So first order of the day, no? What are stocks? Okay. Doon sa mga naguguluhan pa or parang namimisteryuhan pa, no? What, ano ba talaga yung mga stocks, no? So stocks are just simply parang prueba, no? Or evidence na part owner ka ng isang corporation, no? So for example, no, so if you have shares of stocks in Jollibee, so we know that Jollibee is a corporation, kumpanya siya, negosyo siya. Anong negosyo niya? Mostly fast food chains, no? Pero alam naman natin na through the years, yung Jollibee noon na hindi na kapares ang Jollibee ngayon, no? Yung tinayo yung Jollibee, well, yung Jollibee store lang siya na familiar tayo. Pero ngayon, pag sinabi mong may-ari ka ng Jollibee, may shares of stocks ka ng Jollibee, you don't only own the Jollibee per se, no? But also other restaurants na meron siya or pag may-ari din niya, no? Ano ba yung mga katulad ng mga or examples ng mga restaurants na si Jollibee rin na may-ari? So familiar tayo, mga Greenwich, mga Red Ribbon, mga Mang Inasal, ngayon yung Burger King, and so on and so forth, marami pa. So pag meron kang shares of stocks, okay, pag meron kang shares of stocks ng Jollibee, at sabi natin yung stocks ay evidence na part owner ka ng kumpanya na yon, then we say that kung may shares of stock ka ng kumpanya na ito, which is Jollibee, then you are a part owner of Jollibee. Ganun din if you have shares of stocks in SM. Okay, so siguro kahit matagal ka na wala sa Pilipinas, I'm sure familiar ka pa rin sa SM, no? Although ngayon, pag sinabi natin SM, hindi na lang ito yung Showmart na familiar, yung mga sabihin natin more advanced generation, no? Pag sinabi natin SM, medyo hindi lang ito mall. Meron itong mga residential din, meron itong mga condo ito, may banko ito, which is Banco de Oro. Meron din itong mga hotels, meron din itong mga convention centers, and so on and so forth, no? So pag may shares of stock o pag may stock ka ng SM, then you are a part owner of SM. Ganun din pag sinabi nating may shares of stock ka ng Megawide, no? Ito pong Megawide, siguro marami sa inyo kung medyo matagal na kayong wala sa Pilipinas, baka hindi na kayo masyado familiar sa company na to, no? Relatively newer company, this is a construction company, no? Pero kung umuwi kayo sa Pilipinas minsan, especially kapag sa yung mga iba sa inyo na taga Cebu, no? Megawide is actually the one who constructed the Terminal 2 sa Cebu, no? Cebu Mactan International Airport, and the one currently operating both terminals, no? Both Terminal 1 and 2. So
Dati, no, construction company lang siya, no, kaya pangalan niya is Megawide Construction Corporation, no. Pero sa ngayon, hindi na lang siya basta construction company, siya na rin ay operator ng mga airports natin, which in particular yung Cebu Mactan International Airport. So, pag may shares of stock ka ng Megawide, then you are a part owner of Megawide Construction Corporation, no. So, alam natin, no, pag meron kang shares of stocks, no, pag meron kang shares of stocks ng mga kumpanya na ito, definitely you'd be entitled to the benefit of being a part owner of the business. So, ano bang benefit ng magiging part owner ng Jollibee? No, libre ba chicken joy? Ah, syempre hindi, no. Libre ba yung ano, sabihin natin regular yam? Hindi ganoon 'yon, no. Hindi libre yung produkto, no. Pero syempre, since you are part owner of the company, no, since you're part owner of Jollibee, when the company earns money, no, since you are part owner of that company, you are entitled, no, that you are entitled to those earnings, no. So syempre, hindi naman lahat 'yan ibibigay sa mga may-ari, no, na katulad natin, yung mga may hawak, may shares of stock ng mga kumpanya na yon. Pero in some cases, no, some companies give out the owner's share in their profits, no. So pag kumikita yung kumpanya, one of the benefits of owning a stock or being a part owner of the company is receiving those shares in the company's profit. Later on, we'll call them dividends, no. At marami pang iba, no, you have a right to attend their stockholders meeting, you have a right to vote, marami pa, no. Those are your benefits in being an owner of a company. However, as much as owning the shares of stocks of those companies entitle you to the benefit of being a part owner of those businesses, it also exposes you to the risks. So alam natin may mga panahon na yung negosyo ng mga kumpanya in which meron tayong stocks or shares of stocks, meaning may mga, yung mga negosyo ng mga kumpanya na part owner tayo, may mga panahon na hindi maganda masyado ang negosyo, no. So halimbawa, no, halimbawa recently lang, no, recently may mga property companies na very sabihin nating benefited the most, no, from the influx of ang tawag natin is POGOs, no, yung mga Philippine offshore gaming operators, no, yung mga basically mainland Chinese people, no, nag-gamble, nagsusugal, but since hindi sila pwede magsugal sa kanila, nagsusugal sila dito but through online, parang ganun, no. So because of that demand, maraming mga areas dito, especially sa Metro Manila, na nagtaasan yung mga land values, no. Kaya tapos nagtaasan yung mga, sabi natin, mga per square meters sa mga lupa o per square meters ng mga renta sa mga building. So yung mga property companies, no, na exposed or merong mga assets, may mga lupa, may mga office buildings sa mga lugar kung saan merong mga operations to mga negosyo na to, nakinabang talaga sila doon. Kaya lang ngayon, no? Kaya lang ngayon, if you have been reading in the news, medyo may hindi masyadong magandang balita na pwedeng sabihin natin can expose these companies to the risks na baka mabawasan, no, baka mabawasan yung mga inaasahan nilang demand from those types of businesses. So again, being an owner of these companies, yes, it entitles you to the benefit of sabihin natin makaparte sa mga kinikita nila. Pero pag may mga panahon na hindi masyado maganda ang negosyo or may mga panahon na sabihin nating yung mismong kumpanya is hindi masyado maganda ang lagay, as a part owner, you are also exposed to the risks of the company. Okay, so those are stocks, no? So pag tinanong kayo, ano ba yung stocks? Ah, ano lang yan? Parang prueba lang yan na part owner ka ng negosyo. Okay, so
Next, ano ba yung stock market? Well, the stock market is nothing more than wala siyang kaibahan, no? Wala siyang kaibahan sa ibang mga merkado, no? So, for example, when you buy or when you need or buy or sell fruits, you go to the fruit market. Ay, no, kasi alam mo kung ikaw bibili, no, alam mo kung gusto mo halimbawa bumili ng ano bang in season ngayon, avocado halimbawa, no. Gusto mo bumili ng avocado, pupunta ka sa fruit market kasi alam mo dahil siya ay fruit market, merong nagbebenta ng prutas. At ikaw bibili, alam mo makakabili ka doon. Okay. Kung ikaw naman halimbawa yung may plantation ng mangga, for example, no. So, kung gusto mong ibenta yung produce mo na mangga, you also go to the market kasi alam mo, no, alam mo na sa fruit market doon pumupunta yung mga bumibili ng prutas at yung gusto mo ibenta ay prutas, so doon mo siya ibebenta. Okay. Ganun din when you want or need to buy meat, you go to the meat market. Okay, sari-saring meat sa makikita mo dyan, marami kang options, iba-iba ang presyo, depende sa yung iba quality, yung iba parts among others, no? Yung iba, when yun, ngayon medyo nauuso yung mga folding bikes, no? Marami na akong kakilala ngayon na medyo interesado, no, sa mga folding bikes sa Pilipinas. I'm sure sa ibang bansa, siguro sa Japan medyo malamig, no? Talagang major widespread din yung use ng mga bikes, no? Sa Pilipinas, matagal na rin naman pero ngayon parang medyo mas nauuso siya, no? So, when you are in need to buy a folding bike, no? Or kung meron kang folding bike dati pero gusto mo na ibenta, or kung meron kang supplier abroad, nag-i-import ka, gusto mo magbenta ng folding bike, then you go to a folding bike market, no? Although this kind of market hindi pa siya masyado organized, no? Nasa Facebook lang siya actually, no? But it functions as a market nevertheless, no? Kasi ang market lang naman is a place, no? Or katulad nito sa Facebook, parang not necessarily a physical place, no, where the buyers can go and find a seller and the sellers can go and find a buyer for the thing, no, for the thing that they are selling. Walang kinaiba sa stock market. Sa stock market ka pupunta kung gusto mong bumili, no, ng shares of stock ng isang operating business or a corporation, no? So kung sa tingin mo, for example, magandang ang negosyo ng sabihin natin Meralco, no? So dahil maganda ang negosyo ng Meralco at gusto mo maging part owner ng Meralco, and for you to be a part owner of the business, you need to have a share of stock in that business. Since you need to have a share of stock in that business, then you need to buy. So you are a buyer, no? A share of stock in the business. So para makabili ka ng shares of stock sa negosyo na yon, in this case Meralco, you go to the stock market, no? And vice versa, no? Kung ikaw naman, for example, meron ka na dating, sabihin natin may Felix Mining shares ka na, no? So Felix Mining Company is a corporation engage in sabi yung mga gold, no, gold mining. So kung meron ka ng shares ng Felix Mining, gusto mo ng ibenta, then you also go to the stock market and look for buyers for your shares and so on and so forth, no. So the stock market is the place, no, or a system, no, wherein the buyers can find sellers na nagbebenta ng stock ng corporations na gusto nilang bilhin, as well as the place or a system where the sellers, kung meron silang gustong ibenta ng stocks, can find buyers, no, for the shares of stocks that they want to sell. Okay. Sa Pilipinas po, unlike some exchanges or unlike some countries, no, sa Pilipinas iisa lang ang ating stock market, no. Pag sinabi nating stock market sa Pilipinas, we are talking about the Philippine Stock Exchange. Okay. So in the Philippines, the entity
that operates and provides a system to serve as our stock market is known as the Philippine Stock Exchange Incorporated. Okay, so kung gusto mong bumili ng stock or gusto mong magbenta ng stock, you can do it through the stock market. And in the Philippines, the stock market is what we call the Philippine Stock Exchange Incorporated. Okay, so Aaron, gusto kong bumili ng, sabihin natin, gusto kong bumili ng shares of stock ng Ayala Corporation. Alam ko, magandang kumpanya yung Ayala Corporation. Ang dami niyang negosyo, no? So, kanya yung Ayala Lands. Ibig sabihin, yan yung may mga Ayala Malls, mga Ayala Condo, etc. Kanya ang BPI, kanya ang Globe, kanya ang Manila Water, kanya ang marami pang iba. No? Gusto kong bumili ng Ayala Corporation. Nasa Japan ako. Okay. Sabi mo, pag gusto mong bumili ng isang ng shares of stock ng isang company, pupunta ako sa Philippine Stock Exchange. Pag umuwi ba ako ng Pilipinas at pumunta ako sa Philippine Stock Exchange na ang office ay nasa BGC, sabihin ko, pabili po ng Ayala Corporation, pwede ba yun? Ganun ba yun? Ah, hindi po. No? Okay. If you want, for example, to buy a shares of stock of a company, say Ayala Corporation, no? Pag pumunta ka sa Philippine Stock Exchange office sa BGC, pabili ng AC or Ayala Corporation, hindi ka papansinin. Okay. Bakit? Kasi the Philippine Stock Exchange doesn't deal directly with end investors. Okay. They only deal with investors via what we call the brokers. Okay. So, yung mga brokers, katulad kami, no, the First Metro Securities, no, we are your effectively your agent, no. We broker, no, or we assist you, no, or we are your bridge. We are the bridge between investors and the stock market na dumadaan sa amin or dumadaan sa broker yung wishes kung gusto bumili or kung gusto magbenta ng mga investors ng stocks sa stock exchange. Ay, malinaw po yan. Ha? So, kung gusto kong bumili ng shares of stock ng Ayala Corporation, hindi ako didiretso sa PSE. Dadaan ako sa broker. Okay. Marami bang brokers? Maraming brokers. Ano ang example ng broker? Makikita niyo po sa slide, no, yung 2018 best broker po, kami po yon. Okay, so we are the First Metro Securities, which is the online stock broker subsidiary of the Metro Bank Group. Okay, so ano-ano bang mga kumpanya ang mabibili ko sa stock exchange ng Pilipinas, no? So, palagi ko narinig Jollibee, Meralco, Ayala Corporation, SM, BDO, no? Yung mga familiar names, no? Yun lang ba talaga yung pwede kong bilhin sa Philippine Stock Exchange? Ah, hindi po. Sa ngayon po, no? Sa ngayon, merong mahigit 300 na stocks ang available sa PSE. Okay. Mahigit 300 stocks, more than 300 stocks are available for the buyers to buy, no? Sa Philippine Stock Exchange, again through the brokers, no. Although itong 300 plus iba't ibang klase ng stocks na to, no. And not all these 300 stocks are what we call active, no. Ibig sabihin, may mga panahon na nandyan yung stock pero wala kang masyadong makitang nabuwi-bili, no? Or nandyan yung stock pero wala kang masyadong makitang nagbebenta, no? Kaya hindi sila, ang tawag namin, hindi actively traded, no? Siguro, among the 300 plus, siguro, safe to say, mga 80 to 100 lang dito yung actively traded, no? Tapos, yung mga super actively traded siguro, mabibilang mo lang, siguro mga 30 to 50 lang out of the 300 plus, no? What I'm trying to say is that, uy, ang dami naman, 300, for some of you, no, who might be asking, ang dami naman, 300 plus na stocks pala yung pwede kong pagpilian sa PSE.
Paano ako mamimili niya, no? Sobrang dami ng choices, no? Don't worry, no? Marami ang available, no? Although, again, hindi naman lahat ng 300 plus na to is really an option for us, no? So, sa akin, sa tingin ko, we can parang trim down our options, so maybe around 50 to 70 lang. Yung iba nga, actually, yung ibang mga nag-i-invest, they only focus on the tawag natin is blue chips, no? Mga blue chip companies, yung mga talagang companies na sabihin natin familiar tayo, o sabihin natin matagal na, matatag, kumikita, no? Kung iba familiar sa inyo, ang tawag natin din is yung PSEI, no? Or the Philippine Stock Exchange Index, no? Which is composed of 30 companies, no? Na ang tawag natin ay blue chips, no? So yung iba 30 out of the 300, di na nila pinapansin yung 270 plus, doon lang sila sa 30 plus na alam nilang matibay at matatag, no? Among others. Of course, syempre, depende yun sa investors, no? Kung yung mga ibang investors is meron namang capability to sift through all those 300 plus stocks na available sa PSE para makita niya yung best option, okay lang naman. Pero what I'm just trying to say is you need not be bogged down, no, by this sobrang daming options, no. If you want, no, you can just trim down your options to just less than 50 siguro, no, para yung pagpipilian mo hindi naman masyado marami, so hindi ka masyado naguguluhan. Okay, so how does the stock market work, no? Okay, so sabi nga natin, the stock market is the place or the system where the buyers and sellers of stocks can meet. Okay, no, so for example, if there's a buyer, halimbawa interesado siyang bumili ng isang bangko, for example, no? Gusto niyang magmay-ari ng isang bangko. Bakit? Kasi nakikita niya ang daming nagtatayo ng negosyo, daming bumibili ng kotse, ang daming nagpapagawa ng bahay, ang daming gumagastos basically, no? Bakit? Kasi mas maganda na yung kita ngayon, no? And some of them, no, or most of them, no, lalo na yung mga nagpapagawa ng bahay, bumibili ng kotse, ang pinambibili nila ng kotse, pinambibili nila ng kondo, ng bahay, o pag pinapagawa nila ng bahay, ay utang, no? Mostly utang sa bangko, no? So, kung maraming umuutang sa bangko, at yung bangko ay nagcha-charge ng interest para doon sa mga utang na yon, then malaki ang kinikita ng bangko. Okay, no? So along those lines, no? Okay. So gusto kong magmay-ari ng isang bangko. Ano ba yung mga options ko? Sa Philippine Stock Exchange po, nandiyan yung mga most familiar banks natin, no? So syempre mga malalaki diyan, mga BDO, or Banco de Oro, baka naabutan pa ng iba Banco de Oro, no? Ngayon tawag sa kanya BDO Unibank na, no? Pero parehas lang din 'yon. BDO, of course Metro Bank, no? Of course BPI, no? Tapos may mga bago na, yung mga Security Bank, China Bank among others, no? Okay, so for example, gusto niyang bumili ng Metro Bank. Okay, gusto niyang maging part owner ng Metro Bank. Okay, so punta siya sa stock exchange, no, again through a broker, no. Makikita niyo yung picture ng lalaki dito, naka-telepono pa, no. Kasi po traditionally ang mga pag gusto mong mag-invest, no, or mag-trade sa stock market through a broker, traditionally we call them, no. So I'm sure yung iba siguro sa inyo nakakapanood na ng mga pelikula, no, about the stock market. Ganun yan eh. Pag gusto kong bumili ng Metro Bank, traditionally tatawag pa ako sa broker. Broker, magkano ba ang Metro Bank ngayon? Ganun, no? Magkano ba ang Metro Bank ngayon? Gusto kong bumili. Or kung halimbawa may Metro Bank, broker, magkano ba yung Metro Bank ngayon? Gusto kong magbenta. Okay. Although with the proliferation and the convenience of technology, no, internet in particular, no, marami ng online brokers available sa atin. Again, one of which, the best of them,
is First Metro Securities. Kami po yun. Ay, ganun, no? So, for example, in this case, no, gustong bumili ng buyer ng Metro Bank. Okay, so, if we are to ask, no, sabi mo, gusto kong bumili ng Metro Bank, may nagbebenta ba ng Metro Bank? Ah, pupunta siya sa ano, sa stock exchange. Ah, since the stock exchange is a stock market, papakita niya kung sino-sino yung mga nagbebenta. So, kung buyer ako, for example, ng Metro Bank, ang titignan ko is yung mga ask. Yan. Ask price or ask volume. Yan, no? Yung ask volume are the number of shares that are for sale at the corresponding ask price. Okay, so for example po dito, si Metro Bank merong nagbebenta ng 3,390 shares ng Metro Bank at 71 pesos and 95 centavos. Okay, no? So kung buyer ako, yun yung titingnan ko, no? Gusto kong bumili ng Metro Bank. May nagbebenta pa? Meron. Sa 71 pesos and 95 centavos, merong 3,390 shares for sale. E paano yan? Gusto kong bumili ng 10,000 shares ng Metro Bank. Well, sa ngayon, may nagbebenta sa 71.95 pero 3,390 lang. Kung gusto mo, kung gusto ng buyer, pwede siyang mag-antay ng mas maraming shares for sale sa 71.95 kung sa 71.95 niya talaga gustong bumili, or kung gusto ng buyer, bilhin niya itong 3,390 shares sa 71.95, and then the rest, no, kung 10,000 ang gusto niya minus 3,390, yung 6,610 shares, since may nagbebenta naman ng 31,000 shares pero sa mas mataas na presyo at 72, pwede niyang bilhin yung 6,610 shares niya kaya lang sa mas mataas na presyo, 72. So, yung 3,390, pwede niyang bilhin sa 71.95. Kung talagang gusto niya na talaga bumili ngayon ng Metro Bank at gusto niya na makompleto yung 10,000 shares na binibili niya, bibilin niya yung 6,610 sa 72. Okay, no, parang ganun. Kung ikaw naman yung seller, no? Ikaw naman yung seller, for example, gusto mong magbenta sa halimbawa ng 150,000 shares of Metro Bank. No, halimbawa lang, no, matagal mo nang hawak 'yan, laki na ng kinita mo, no, sa Metro Bank. Gusto mo nang ibenta yung shares of stock mo sa Metro Bank. Meron bang gustong bumili ngayon? Ah, sabi sa stock market, no, ang tawag natin dito is quotation page, no. Sabi sa stock market, sa ngayon, merong gustong bumili at 71 pesos and 90 centavos, no? At 71 pesos and 90 centavos, merong gustong bumili ng 102,800 shares. Okay. 102,800 shares. Eh, since 150,000 shares ng Metro Bank ang gusto mong ibenta, so yung gustong bumili sa 71.90, hindi niya kayang ubusin yung 150,000 shares mo. So may option ka as a seller. Pwede kang mag-antay ng mas maraming buyers sa 71.90, or if you really want to, sabihin nating sell off talaga yung lahat ng 150,000 shares mo, pwede mong ibenta doon sa mga gustong bumili sa 71.90 yung 102,800 shares mo. Tapos yung balance na 47,200 shares, ibenta mo sa mas mababang presyo nga lang at 71.85. Okay, and so on and so forth. So kung napansin nyo po dun sa bid columns, no, sa bid columns, more specifically sa bid price, no, makikita nyo yung 71.90 or 71 pesos and 90 centavos na bid price ang pinakamataas na bid price, no? Ang tawag natin diyan is best bid. Best bid. Okay. The rest mas mababa na, no? 71.85, 71.80, 71.75 and so on and so forth, no? So in the for the perspective of the sellers, si 71.90 na ang kanyang best option. Kaya siya ang tawag best bid, no? Okay.
conversely, sa perspective naman ng mga gustong bumili, yung 71.95 ang pinakamababang presyo na merong nagbebenta. Kaya ang tawag natin sa 71.95 is the best ask price, no? Kung gusto mong bumili ng mas marami sa 3390, you have to buy it at a higher price. Ay, so parang ganun, no? So again, the stock market is a place or a system kung saan ka pwedeng makakita ng mga gustong bumili sa binibenta mo na stock, or kung saan ka pwedeng makakita ng mga nagbebenta sa ng shares of stock ng company na gusto mong bilhin with the corresponding prices. Okay, so that's how the stock market works. Okay, next, why should I invest in the stock market? No, bakit nga ba tayo nag-i-invest sa stock markets? Well, in general, no, I believe that the stock market is really catered, no, or more fit for those financial objectives na medyo bang matagalan, no, or tawag natin long term, no. Bakit? Kasi kung if you have been in the stock market, no, or kung may kamakilala kayo na nag-i-invest na sa stock market, I'm sure naririnig nyo, may mga panahon na maganda ang kita, may mga panahon na bagsak siya, no, katulad ngayon, no, medyo hindi masyado maganda ang merkado, no, na kapag in-invest mo yung pera mo sa stock market at kailangan mo siya in the short term, halimbawa, no, ano na ba ngayon, August na ngayon, no, ang dito sa Pilipinas ang start ng classes si September, no, nagbago na sila ng calendar. Kung yung pang tuition halimbawa ng anak mo sa September is i-invest mo sa stock market or in-invest mo sa stock market halimbawa ng July, halimbawa, no, so dalawang buwan lang, no, June, July, August, no, or June, July, August, September, halimbawa, no? So dalawang buwan lang ang ano ang time horizon mo, tawag natin, no. Baka hindi mo na makapag-aral yung anak mo. Okay? Or sabihin natin, baka hindi mo na makapasok sa dati niyang magandang school yung anak mo. Sabihin natin, medyo mahal na school yung anak mo. Bakit? Kasi from that time to today, medyo bumaba yung presyo ng stock. Okay, no? So kaya sinasabi natin, the stock market is more fit, no? More fit for our long-term objectives. So, yung medyo matagalan, yung mga medyo more than 5 or 10 years natin ng mga financial objectives, ng mga patayo ng bahay, mga retirement, o sabihin natin for our OFWs, gusto ko lang muna mag-ipon dito, gusto ko pag nag 45 na ako, 50 na ako, or 55 na ako, makakauwi na ako ng Pilipinas. Yung mga ganun, yung mga medyo matagalang mga objectives, no, para matulungan tayo na makapag-ipon, no. So yung mga ipon mo, or sabihin natin mga savings mo, instead of just leaving it in sabihin natin mga time deposit, savings account, or yung mga medyo maliliit lang yung kita, no, if you have the time and you have the sabihin natin right perspective to weather the ups and downs in the price in the stock market, then you know that the stock market is more fit for you. Okay, so in general, ganun. Okay. Pero in this particular case, I think I can enumerate, no, three of possible reasons, no, or sabihin natin mga reasons ng mga tao why they are investing in the stock market, no. So, first and foremost is this one. Okay. Many a time maririnig natin sa mga tao, no, gusto kong mag-iipon lang ako, empleyado ako ngayon, mag-iipon lang ako sometime in the future, gusto ko sana magtayo ng negosyo, no, na sarili ko, etc., etc., no. So well, that's good, no, especially if you have a passion na talagang gusto mong gawing negosyo, no, maganda, no. Pero if you come to think of it, no, if you come to think of it, yung iba nangangarap, sana meron akong sarili kong Jollibee, no, o sana meron akong sarili kong San Miguel Corporation, o sana sana yung sabihin natin, sana yung ginagawa kong tocino or hotdog sa bahay, di ba, yung ibang, yung mga iba, ganun yung mga ano, di ba, mga
sabi natin mga sideline, no? Sana kasi laki ng ano, Pure Foods, no, para malaki ang kita, no. Okay. Not knowing na may option sila actually, no. May option sila not to own the whole Jollibee or not to own the whole SM or not to own the whole San Miguel Corporation, but they actually have an option to have a business by owning these corporations, okay, or by owning or being a part owner of this big profitable and very stable corporations, and that is through the stock market. Okay, so I think one of the reasons why we invest in the stock market is that it can be a good alternative to opening it up a new business. So let's just have a simple comparison, no? How does investing in stock compare versus opening or operating your own business? So first and foremost, when you talk about startup costs, kaya yung iba medyo matagal pa bago sila magka-negosyo, or sabihin natin yung ibang hindi na nga natutuloy, no? Kasi usually, no, yung kailangan mong kapital para makapag-umpisahan ng negosyo mo, usually lang, hindi sa lahat ng pagkakataon, no? Usually, for example, pag nagtayo ka ng isang restaurant, no, nagpatayo ka ng isang sabihin nating kahit karinderya, no, well, kailangan may pwesto ka or may marirentahan kang pwesto. Siyempre, mag-hire ka ng mga tao, bibili ka ng mga equipments, bibili ka ng mga furnitures, etc. No? So, medyo mataas yung startup cost, no, in most cases, no, in most cases. Okay. In the stock market, you can actually invest, no? Ito, babasagin lang natin yung mga usual misconception natin na pangmayaman lang yung pag-i-invest sa stocks, ha. In the stock market, especially today, marami na tayong mga options na pwede na tayong mag-invest sa stocks for as low as 1,000 pesos. Okay, namaya i-discuss natin yung mga options na yan, no? So, in terms of in startup cost, no, or initial funding, or sabihin nating initial capital, no, kahit mga students actually ngayon, kahit sa baon lang, pwede na silang makapag-invest or afford na nilang makapag-invest sa stocks. Okay. Next, alam natin pag nasa negosyo ka or pag nagtayo ka ng negosyo mo, yung iba, kanakakayanan nila na meron silang employment, no, tapos nag-negosyo pa sila, pero minsan taxing din, no, kaya yung iba medyo nag-resign na lang din, no, para maging full-time sila. Sabi nga natin, hands-on, no, sa pag-manage ng negosyo, no. Paproblemahin nila yung tao, paproblemahin nila yung inventory, etc., no, to somehow make the business work. Okay, no? And somehow hope na may profits. Okay. Sa stock market, if you invest in the best companies there are, and if you with minimal effort, no, konting research, konting basa-basa, konting tingin-tingin, with the guidance na available sa inyo, sa amin sa First MetroSec, we're really reaching out to our clients para sabihin natin, magabayan natin kayo, no, ano ba yung mga pwede nyong bilhin, no, para masabihin natin mag-guide kayo na ang mga bibili nyo is magagandang kumpanya, no, or mga matitibay, matatatag na nakikita natin na tataas yung presyo moving forward, no. So in that case, you are owning businesses that earn money, and that money can be passed on to you, right, as a part owner, no, without much effort, no. Ito yung mga pwede ka pang magnegosyo ng sarili mo na iba, o sabihin natin kung empleyado ka, pwede ka pang hindi mag-resign, no. Medyo minimal hassle siya in a sense, no. And last but not the least, kapag sa negosyo medyo sinama yung negosyo mo, no, halimbawa medyo ilang taon ka na ng negosyo, medyo hindi pa rin kumikita, no, or sabihin natin may problema, no, ayoko na, i-close ko na to, no, pag kinlose mo yung negosyo mo, well, yung pera mo, siguro mag-aantay ka pa ng panahon para mabenta mo. Halimbawa sa restaurant ulit tayo, no, mabebenta mo yung mga furnitures mo, mga gamit mo sa kusina,
yung mga equipments mo, among others, no? And usually, makabenta mo pa yung mga yun at fire sale, tawag natin, no? Yung talagang sobrang discounted, no? Sa stock market, ayaw mo na, or sa stock market, medyo nalugi ka ng konti, ayaw mo na, no? Or sabi natin, kumita ka na, gusto mo na lumabas, benta mo lang, tapos na. Okay, no? So, just sell and you're out, no? So, in these cases, no, in this particular respects, no, medyo sa akin, no, it highlights the benefits of investing in stocks, and it really can be a good alternative to opening up your own business. So, some perspective. Okay, next. Okay, if we're talking about other financial investments, no, we have seen through the years, no, through the years, that investing in the stock market has been rewarding investors better than those that who invest in other financial instruments, no? So ano ba mga options mo kung mga financial investments? Ah, syempre yung mga safe, yan, savings accounts, time deposit, no? Yung iba nagba-bonds, no? Yung iba nagte-treasury bills, no? Same din na pang utang ng gobyerno or utang ng mga kumpanya, no? But in this case, no, for the 10 year from 2009 to 2018, no, for the past 10 years, no, we have seen that if you have invested 100,000 in 2008, no, you have seen that your 100,000 pesos for those 10 year period, no, for that 10 year period has grown to 398,000 pesos na. So yung 100,000 mo 10 years back at the end of 2018, almost 400,000 na, no? And that is equivalent to earning 14.82% per year. Okay, no? So para maging 398,000 yung 100,000 mo, it's like earning 14% every year for the past 10 years. Okay. Kung sa T-bills ka nag-invest for that same 10-year period, yung 100,000 mo kumita pa rin naman. Pero 131,843 lang yung kinalabasan ng 100,000. So kumita ka ng mga 31,000, no? Which is equivalent to around 2.8%, no? Siyempre, kung time deposit sa banko, medyo mas konti pa. Kumita, yes, naging 125 yung 100 mo, no? Equivalent to around 2.33% per year, no? Pero again, as shown in this slide, no, the stock market has really, ang tawag namin is outperformed, no? Or really delivered better earnings for investors over time. No? Okay. For those of you who have been familiar with what's been happening in the world, no, especially sa financial market for the past X years, no, eh, sa 2008 ka nagsimula, eh, malamang talagang lamang na lamang ang ano, ang stock market niya, kasi yung 2008, 2009 yan yung bottom talaga, you know. So tsaka kita naman sa picture, talagang pataas talaga yung green line, no, which is the PSEI or the stock market, no. Pag sa ibang periods ba, panalo pa rin ba yung stocks? Tignan natin, no? For a longer time period, no, in this case, for the past 20 years, as of end 2018, no, the stock market, the green line, has still managed to outperform all those other financial investments. So yes, there could be some, tingnan niyo po yung blue line, no, yung sa time deposit, yung blue line, tsaka yung red line sa treasury bills or T-bills, no? Steady silang umaakyat, yes, no? Unlike yung sa green line, no? Green dash line, merong bumabagsak, merong umaakyat, merong bumabagsak na naman, no? Pero again, through the years, no? Through the years, makikita natin, it still emerged as the best performing financial investment compared to this, to the other financial investments dito sa ating example, no? So in this case, no, we think that we invest in the stock market, no, first because it can be a good alternative to opening up your own business, no, and second, kung may paglalagyan kang ibang may paglalagyan kang iba ng pera mo, no, na sa financial investment, among your choices through the years, we have seen
that PSEI can give you better result. Okay, last, no, last but not the least, pwede bakit ba tayo nag-iinvest sa stock market? Ah, if you put your heart into it, no, if you somehow find the, ano ba, find the result, no, to really be, to learn about how it works, no, sabihin natin, or to learn how to trade well, to learn how to manage your risk, to learn how to understand the market, etc., no, it can actually be, no, it can actually be, or trading or investing in the stock market can actually be your business, no, which for me, no, for me, one of the biggest benefit of making this as your business, no, is that it gives you actually freedom, no. So basically, basta may actually hindi na kailangan ng computer, kahit cellphone na lang pwede, no, you can trade anywhere, no, so kung saan, kahit saan kang lupalop ng mundo gusto mong pumunta, no, kahit anong oras, no, especially if you're trading other markets as well, no, you can actually do this at your own time, at your own pace, among others, no. So yan, with proper training and insatiable desire for learning, of course, with uncompromising risk management practices, trading the stock market can, for some, evolve to be a major source of your income. Okay, so yun yung mga reasons natin, no, bakit tayo nag-i-invest sa stock market. Okay, next. Ito yung mga useful na tanong, no. Paano ba kumikita sa stock market, no? Magkano ba yung interest diyan, no? Usually ganun yung narinig, may narinig akong ganun eh. Parang nagte-trade ka ng market, paano ba kumita diyan? Magkano ba interest diyan? Ay. Teka lang, parang wala yatang interest dito, no. Kasi yun yung ano natin, eh, yun yung familiar tayo na measure ng kita, eh, no, yung interest, no, kasi ang familiar sa atin or sa karamihan sa atin, yung mga investment sa mga banko o sa mga time deposits, etc., no, na sure, no, na may interest ka talaga pagkatapos ng sabihin natin 30 days or 60 days or sabihin natin 1 semester or 1 year, no. Okay, ganun din ba sa stock market? Well, hindi masyado. Okay, so paano ka ba kumikita ng pera, no? How do you earn money from the stock market? There are actually two ways to earn money from the stock market. Okay, so again, remember, no, that when you invest in the stock market, when you buy a share of stock in the stock market, you become part owner of the business. Yeah, you become part owner of the business. Na kapag yung binili mong negosyo ay kumikita, no, at yung kinikita niya ay sinishare niya sa mga investors or part owners nila, then that's the first way to earn money from the market, no? And that is through receiving dividends, no? So, mamaya, didefine natin yung dividends. No? Ano pa yung pangalawa? Ah, ito yung pinaka familiar sa atin, no? So, kumikita ka sa stock market kung yung nabili mong stock ay mabebenta mo sa mas mataas na presyo. Ay, no? So there are two ways to earn from your stock market investments. First is to receive a part of the profit, which we call again dividends. No. Okay. Next is to buy a stock and to sell it at a higher price. So yung difference is your profit, no, from your stock market investment. Okay. So tingnan natin isa-isa. Okay. So first, can earn from your stock market investment by receiving dividends. So dividends are the owner's share in the company's profit. Okay, so parte natin yan sa kita ng negosyo. It can be in various forms, no? Yung iba nagbibigay ng additional stock, stock dividends ang tawag. Yung iba nagbibigay ng parang mga assets nila, no? Parang recently, no, si yung may-ari ng Robinson's Galleria or mga Robinson's Malls, no, pangalan Robinson's Land Corporation, nagbigay sila ng property dividends, no, in the form of yung assets nila sa isang kumpanya, no. Pero most common na form ng dividend is yung cash dividends, yung talagang cash talaga, no, na dinidistribute sa mga investors. Okay. Lahat ba ng kumpanya nagbibigay ng dividendo? Lahat ba ng 300 plus or lahat ba ng nandun sa stock market or sa PSE nagbibigay ng dividendo? Hindi po. Okay, so hindi lahat ng kumpanya nagbibigay ng dividendo. So kung gusto nyo pong
mag-invest sa stock market at gusto nyong kumita by receiving dividends, then we have to be selective. No? Paano ba tayo pipili? Ah, definitely, since dividends are a part, no? Or yung, since ang dividendo ay kinukuha lamang sa kita ng kumpanya, kailangan ang binibili nating kumpanya yung mga profitable, yung mga kumikitang kumpanya. Okay, no? So, kung gusto mong makakuha ng parte sa kita ng isang kumpanya, make sure lang na hindi ka bibili ng kahit anong kumpanya lang o basta-basta ng kumpanya lang, kailangan ang bibilin mo yung mga alam mong mga kumpanya na kumikita. No? That are also seen to continue to be profitable in the future. Bakit ba ganun, no? So, kasi kung dati kumikita sila, no? Kung dati kumikita sila, laki ng kinikita nila, pero medyo nag-iba na yung negosyo nila ngayon, medyo sabihin natin hindi na sila ganun kalakas kumita katulad noon, no? Then hindi 'yon magandang business, no? Hindi 'yon magandang investment, no? Yes, it can still be profitable, no? Yes, it might have a record of years of profitable operation, pero if moving forward you cannot see anymore that the company would continue to operate profitably, baka hindi magandang option 'yon para sa atin, no? Okay. So kailangan kumikita and medyo confident ka na maganda pa yung negosyo, nakikita pa yung negosyo na yon in the future. Okay. And of course, syempre gusto mo makareceive ng dividends, no? At hindi naman lahat ng kumikitang kumpanya nagbibigay ng dividendo, kailangan humanap ka ng mga kumpanya na may record na, meaning historical, no? Or may policy, no? May policy yung kumpanya na nagbibigay talaga sila ng dividendo. Ay, no? So, again, one way to earn from your stock market investment is by receiving dividends. Dividends are your share, our share as a part owner of the business in the profit of the business. So, thus, if we want to receive dividends, kailangan mag-i-invest lang tayo sa mga magandang kumpanya, kumikita, kikita pa in the future, at saka nagbibigay ng dividendo. Okay, so, next tanong, saan naman natin makikita yan? No, ano-ano ba yung mga kumpanya na nagbibigay ng dividendo na pwede kong bilhin? Ah, marami tayong options, no? So, first and foremost, sa First Metro Securities po, meron kaming report ang tawag Stock Screens Report. No, Stock Screen Report, no? So, every week, yung research department po ng First Metro Sec, sinasala niya, no, ini-screen niya yung mga kumpanya sa PSE, tapos tinitingnan niya kung ano yung mga nagbibigay ng dividendo at yung mga inaasahan nila na magbibigay pa ng dividendo moving forward. Okay, so if that's the case, if you are the type na gusto mong makareceive ng dividendo, then look for this section sa stock screen. Ang tawag namin is Yield Seeker, no? And it will give you several stocks or several companies that can give you good dividend deals. Okay, so yun yung isang option niyo po, ano? Okay. Next, gusto kong malaman lahat ng kumpanya na nagbibigay ng dividendo. Saan ko ba makikita yan? Punta po kayo sa EDGE, EDGE, Electronic Disclosure Generation E. Kalimutan ko na yung E, no? Kung ano ibig sabihin, no? The PSE Edge or edge.pse.com.ph is the disclosure website, no? Or announcement website or information website of the PSE, which contains all the relevant information for investors, no? So makikita niyo diyan sa www.edge.pse.com.ph yung mga information about a lot of companies listed in the stock exchange. If you want to know which companies are giving out dividends, scroll down po kayo, makikita nyo yung dividends. Yan, dividends sa baba, no? Pag kinlik nyo po yung more,
makikita nyo po yung list of those companies that have been giving dividends in the recent past. Okay. You can sort the list actually based on date, meaning chronologically, or if you want, you can sort it based on company, no? Kung gusto niyo alphabetical, no, kung may hinahanap kayo. Okay. So, first option is the stock screen yield seeker report ng First Metrosec. Pinilian na namin kayo kung anong magandang kumpanya, kung dividendo ang hanap ninyo. Okay. Second, kung gusto nyong malaman lahat na nagbibigay ng dividendo, punta po kayo sa PSE Edge, that is edge.pse.com.ph. Scroll down kayo sa bandang gitna, makikita nyo dividends, click more, makikita nyo yung listahan. Okay. Sabi natin kanina, maganda na mag-invest tayo sa magagandang kumpanya, kumikita, at may record na. No? May record na in the past na nagbibigay sila ng dividendo. So, ang tawag natin nun is dividend history. Paano ko ba malalaman or saan ko ba malalaman kung yung kumpanya na gusto kong bilhin ay nagbibigay ng dividendo? Your third option would be to go to your First Metrosec account. Okay, sa First Metrosec account nyo po, under research, punta po kayo sa div history, which is dividend history, no? I-type nyo lang po yung stock code nung kumpanya na interested kayong makita kung may historical meron na ba siya, nagbigay na ba siya ng dividendo dati, no? Click go or click, press enter, makikita nyo po yung history. No? Makikita nyo po yung history ng mga binigay nilang dividendo dati. No? So for example, in this case, no, si DMCI Holdings Incorporated. So kanya po ang Semirara Mining Corporation. Meron din po siya po yung gumagawa ng ilang skyway dito po sa atin. Meron din po siya mga condos, among others po, no? Property, construction, and mining company po si DMCI Holdings. Okay. And just this year, no, nagbigay po siya ng in total 48 centavos na cash dividends. Okay. So makikita nyo dito sa div history yung binigay nila na dividendo in the past, yung klase ng dividendo na binibigay nila, which in this case is cash dividends, yung amount, and some other relevant dates. Samaya, i-explain ko. Okay. So, for DMCI Holdings, for 2019, for 2019, it gave its owners, okay, kailangan may hawak ka, no, na stock ng DMCI, 20 centavos and 28 centavos, in total 48 centavos as their share of the profits of DMCI Holdings. Okay. Kailan nila binigay yan? Ah, doon na papasok yung mga date, no? So makikita natin dito may ex date, may record date, and date payable. Okay. Uy, maganda to ah. 48 centavos ang binigay ng DMCI, no? Gusto kong makuha yung dividendo na yan. Okay. Pag bumili ba ako ngayon ng DMCI, 2019 pa rin naman, makukuha ko ba yung dividendo na yan na 48 centavos? Ah, ang sagot po ay hindi. Okay, hindi mo na makukuha. Bakit? Eh, kasi tapos na yung panahon na pwede mo siyang makuha. No? Anong panahon ba yung pwede makuha? Ah, sino lang ba yung entitled? No? Sino lang ba yung makakakuha ng 48 centavos na dividend na ito from DMCI? Ah, yun po yung ex-date. Yan, makikita nyo, ex-date. Okay. Pag tinignan nyo yung ex-date at nakalagay dito April 24, 2019, okay, April 24, 2019. Ibig sabihin, ang entitled lang na makuha ng 48 centavos na cash dividends ng DMCI
are those stockholders that have stocks or shares of stocks of DMCI as of April 23, 2019. Okay, no? Bakit? Eh kasi ang X date niya, which is the day, okay, which is the day na hindi na entitled for dividends yung mga stockholders ng DMCI, is April 24. Okay. So meaning, since kung ang X date is April 24, and the X date is the first day na hindi na entitled sa dividends ang mga may hawak ng DMCI, meaning ang mga entitled lang para sa 48 centavos na dividends ng DMCI ay yung mga may hawak ng DMCI as of April 23, 2019. Tingnan nyo natin, April 23, 2019. Ayos, malinaw yan, no? Malinaw. Okay, and we can see, no, aside from that, we can see that DMCI, save for 2018, has been giving consistently 48 centavos cash dividends. Okay, so ganun, no? Ang next question naman natin, sulit ba, no? Sulit ba na makareceive ako ng 48 centavos cash dividends for DMCI? Depende. Depende saan? Depende sa cost mo or sa puhunan mo to get that 48 centavos. Ano bang cost mo para makuha yung 48 centavos na yun? Ah, yung stock price. Okay. Para makuha mo yung 48 centavos na yan, kailangan stockholder ka ng DMCI. Para maging stockholder ka ng DMCI, kailangan bilhin mo yung share of stock ng DMCI. And if we use the stock price of DMCI this afternoon, no, DMCI stock was selling at 9 pesos and 67 centavos as of this afternoon. Okay, so one share of DMCI is 9.67. Sulit ba yung 48 centavos na dividendo? Para malaman natin, we compute what we call the dividend yield. Okay, so ano ba yung dividend yield? Dividend yield is nothing more than your dividends over the stock price, no? So kung naalala natin kanina, ang dividendo natin is 28 centavos and 20 centavos, no? So total 48 centavos, no? But in the Philippines, dividends are taxed at 10%. So hindi mo matatanggap yung 48 centavos. Ang matatanggap mo lang is just 90% of that 48 centavos. You divide that by your cost, which is the price today, no? Then that would be 9 pesos and 67 centavos, which again is equivalent to dividend yield of 4.46%. So kung okay na sa'yo yung 4.46% na return or kita sa 9.67 pesos na puhunan mo sa pagbili ng DMCI, then you can consider DMCI or buying DMCI at this price, no? Again, tapos na yung 48 centavos this year, ah. We are just assuming, no, na next year around April ulit siguro, no, DMCI would again give out the same amount, no? Okay, so that would be equivalent to around 4.46. Next, the second way to earn money from the stock market is to buy a stock and sell it at a higher price. Okay, so you buy when there is a reason to believe that the price will increase in the future, no? Kailan ba nangyayari yon? When would that be, no? First, if we see that the business is mura, no? Ang tawag nila parang bargain, no? Or cheap or undervalued, no? Kung if you're doing what we call fundamental analysis or valuation, no, titingnan mo talaga kung maganda yung kumpanya among others, no, tapos tinignan mo, ang mura naman itong, sabihin natin, ang mura naman itong mega wide, no, sabi ng First Metrosec Research, eh 29 ang tingin kong value ng negosyo, 18 pesos lang ngayon, mura yan. Okay, ganun. Okay. Or if you
if you think about this or look at this from a sabi nating chart point of view, no, you buy when you see that the stock chart is bullish. Okay, so paano ko naman malalaman, no? Paano ko naman malalaman kung cheap ba yung negosyo or kung bullish ba yung stock? Ah, maraming options, no? In First Metro Securities, one of the products of one of the reports ng aming research department is yung mga company reports na company research. So for example, in this case, no, for this particular company, DM Wenceslao and Associates, DMW, no, they think, kita nyo sa price target, no, they think that this company is worth 13 pesos and 20 centavos. 13 pesos and 20 centavos. At that time, March 13, 10 piso lang siya, no? So, in that case, since tingin nila ang yung business is worth 13, mura siya. So, buy. Kaya buy sila. Okay. Pero kung trader ka naman, no, trader ka, and you look at the charts, maybe you want to be guided by another report, no? Ang tawag namin is the trader's playbook, no? Bakit? Aside from the kwento sa kumpanya or sa negosyo, makikita nyo sa second page yung parang clue, no, based on the stock charts na baka umakyat na yung stock, no? So may analysis kang makikita, no, at may trading plan ka. So they suggested that to begin accumulating or buy the stock when it goes to certain levels. Okay, no? So two ways to earn from your stock market investment. First is by receiving dividends, and second by buying and selling at a higher price. Okay, so how do I start investing in the stock market? So again, para makapag-invest tayo sa stock market, para makabili tayo ng stock na gusto natin, or para makabenta tayo ng stock na gusto natin ibenta, kailangan natin magkaroon ng broker. Okay, no? Kasi again, di tayo papansinin ng kumpanya, ba? Punta ka sa Jollibee, bili ka ng, pabili ng Jollibee shares, di pwede. Punta ka sa PSE, pabili ng Jollibee shares, di pwede, no? It has to go through a broker. So you need to have a broker. Okay. So again, we are, as First MetroSec is an online stock broker. If you want to open an account with First MetroSec, it's very easy. So you just go to www.firstmetrosec.com.ph. Click nyo lang po yung open an account, and you'll be taken in this page, no? So pipili lang po kayo kung Metro Bank account holder po kayo, you click on that first option. Kung hindi kayo Metro Bank account holder, okay lang, no? Yung iba medyo naguguluhan, ah, pag First MetroSec baka dapat Metro Bank lang. Hindi po, no, pwede po kahit ang account niyo or ang bank account niyo ay sa ibang bangko. Okay, so you click nyo lang yung sa gitna, no? Yung panghuli, para lang yan sa mga nagpupunta mismo dito sa office, no? So for example, you click either the first or second option, no, and you'll be taken to this page naman. Okay, so ini-enumerate lang yung list of requirements for your guidance, no. Again, kung makikita nyo sa for, normally, no, there is initial deposit for new accounts at around 2,500, pero for OFWs like you, no, wala na pong initial deposit. Okay, later on I'll show you how. Okay, so ini-enumerate lang niya yung mga requirement, yan yung mga TIN, SSS, bank account numbers, ID, proof of address, email address, no, among others, no. Tapos tatawagan kayo, no. Tatawagan kayo through electronic means, yung mga Skype, mga Viber, Facebook, among others, no. But click niyo nang next, you'll be taken to this form, no. Yun na, yung stage 2 na kayo, complete the form, no. So it is just like opening a bank account actually, no. So you'll assign a username, password, etc., no. Tapos personal information, no. So yun yung mga kailangan yung punan, no. Yung mga gender, civil status, address, permanent address, employment, etc., no. Okay. Tapos investor profile, no. Bakit kayo nag-i-invest? Yan. Gano'n kayo kayaman, para sa profiling lang yan, to know the kind of investor you are. Okay, yan. Sabi natin kanina, normally, no, normally,
pag nagbukas ka ng account sa First MetroSec, you need to fund it with 2,500 peso para ma-open yung account ninyo. Okay. But then again, since you are an OFW and you are viewing this webinar, no? Pagdating po dito sa stage na to, yung how did you learn about us? Just choose seminar or event and click PISO webinar so that we'll know that you got to know about First MetroSec and you want to open an account for First MetroSec through this webinar. And we will waive the initial deposit requirement for you. Ano ibig sabihin nun? Pag nakompleto nyo po yung mga requirements, documentary requirements sa account opening, i-activate po ng First MetroSec yung account ninyo even without initial funding. So makikita nyo na yung website, no? Pero syempre, para makapag-invest kayo or para makabili kayo ng stock na gusto nyo, you still need to fund or to put money into your First MetroSec account. Yan. Pag-click nyo na next or submit, yan, makikita nyo yung terms and conditions, submit, etc. No? So you click agree. No, if you do, no? Okay. And then, you'd be taken to this page. No? Dito sa page nito, you're just advised na nag-send kami ng email sa inyo to verify your email. So punta kayo sa email ninyo, makikita nyo to. Makikita nyo to. You click on the link and then you'll be taken here. Yeah. So yung mga requirements po na iba, dito nyo na i-upload. So yung valid ID, tapos pipirma po kayo sa isang malinis sa Opel, tapos pipicturean nyo, tapos i-upload nyo. Yeah. Acceptable IDs, yung mga proof of address, proof of account, among others. Okay. Tapos, submit documents now. Pag-click nyo na submit documents now, thank you na. Ay, no? So, thank you na. So, mag-aantay na lang po kayo. No? Pag nilagay ko yung PISO webinar, malalaman namin na dito nakinig po kayo sa webinar namin at waive po ang initial deposit nyo. Pag kumpleto na yung mga requirements nyo, we will open your First MetroSec account for you. No? Bakit? Ano bang makikita ko? No? Ano bang makikita ko? Ano bang magagawa ko with my First MetroSec account? So, tignan po natin. No? Okay. So, ito po yung First MetroSec website. www.firstmetrosec.com.ph. Pag meron na po kayong account, pag activated na yung account nyo, i-email kayo ng customer service namin. You just log in your account using your username and password. Oh, mali. Yan. Okay. And you'll be taken to the website. So, makikita nyo yung stock market, makikita nyo yung mga balance nyo, no? Maraming tools dito, no? So, sa research, yung mga binabasa natin kanina, research, all the reports. Yan. Makikita nyo yung stock screen report natin, for example. Sila, no? Yan. So, kung gusto nyo yung mga malalakas kumita at sa tingin pa nila may momentum ang malakas kumita in the future, baka gusto nyo tingnan to si Bloomberry, SM, ICTSI, SM Prime Holdings, etc. Gusto nyo yung mga nagbibigay ng dividendo, pwede si Globe, PLDT, Semirara, Meralco, Aboitiz Power, etc. Among others, no? Kung gusto mo ng charts, no? If you've heard about technical analysis, pwede nyo tignan to. No? Pwede nyo tignan yung interactive chart. If you want to draw your lines, yan, meron tayong tools para dyan. For example, in this case, uptrend nung una, ngayon, pababagsak na. So, alam natin na downtrend na tawag natin doon. Eh, hindi ako marunong mag-technical analysis. Hindi ako marunong mag-draw ng lines. No? Pero gusto ko pa rin malaman, halimbawa, yung technical picture, no, ng isang stock. Ah, kami lang po, no? Kami lang pong broker ang merong ganito, no? Ang tawag namin is chart pattern recognition. No? So, you under chart, go to chart pattern recognition. As halimbawa, kamusta ba ang Jollibee? Ito marami nagtatanong, Jollibee, no? Kamusta na ba ang Jollibee, no? Babagsak pa ba yan? Babagsak pa ba yan? Or bottom na ba ito? Tingnan nga natin yung chart. Punta ka sa chart. Chart pattern recognition, then type mo doon Jollibee, JFC. Yan. Okay. So this tool, no, is a system tool na ipapakita niya yung mga
events, technical events na nakita niya sa price chart ng Jollibee, lilista niya dito sa right panel. Tapos papakita niya sa iyo kung ilan doon sa mga nakita niya ang bullish or positive or baka tumaas yung presyo at ilan yung nakita niya na bearish or negative or baka bumagsak yung presyo. So, in the case of Jollibee at this point at 225 pesos kanina, no? Merong nakita yung system na isang bullish lang at sobrang daming bearish signals, no? So medyo hindi pa maganda yung kalagay, no, ng Jollibee, no? And the system thinks that ngayon 225 siya, galing siya sa 300 plus, bumagsak na sa 225, babagsak pa ba yan? Ah, sa tingin nitong tool na ito, baka pumunta pa siya sa 193 to 205 based sa mga indicators na nakita niya, which are these ones, sa chart na to. I know. And you can do it for some other charts pa. Ay, sa mga some other stocks pa. So, yan po yung pwede nating malaman dito. No? If you want or interested to learn about technical analysis, know that there is this one. No? Sa charts, learn technical analysis. No? And you have education on demand or video on demand na pwede nyong panoorin at your own time. No? So, kung kailan kayo libre. So, makikita nyo dito. No? So, for example, yan yung mga topics. And you just click on the tutorial or the link. Then you play the video. Yan. Okay. So those are just some of the things that you can see, no? Some of the things that you can see from your first MetroSec account. Okay, no? Last. Okay, last part of the webinar. Okay. Ano ba yung, may mga simple strategies? Meron ba akong pwedeng pagsimulan? Okay, so nakapag-login na ay, nakapag-apply na ako ng stock ng First MetroSec account ko, na-email na ako ng customer service, may username, password na ako, so nakapag-login na ako. Okay, popondohan ko na lang yung account ko para makabili na ako. Ang next tanong mo naman dyan, anong pwede kong bilhin? Ano ba yung pwede kong bilhin? Or meron bang mga simpleng strategy lang na pwede kong magamit, no, para makapag umpisa ako makapag-trade sa stock market. Meron, no? Actually, first, I think the first option, just to get you started, is to start with what we call funds, no? So, in this case, baka gusto nyong mag-umpisa, dun muna mag-invest sa mga blue chip companies, yung mga magagandang kumpanya muna. Okay. Sa atin, no, sa Pilipinas, there are 30 companies na the PSE thinks na maganda, malakas, kumikitang kumpanya, no? Sila SM, SM Prime, Aboitiz Power, Aboitiz Equity Venture, etc. No? Papakita kayong list, no? Pwede mo silang bilhin isa-isa, no? Pwede mo silang bilhin isa-isa yung 30 na 'yon, or if you want to buy them all more efficiently and more cheaply, no? Yung mas maliit lang yung kailangan mong ilabas para mabili mo sila lahat. One option for you is to buy what we call an exchange traded fund, no? So, sa Pilipinas, isa pa lang po ang ating exchange traded fund or ETF. At ang tawag natin doon is the First Metro Philippine Equity Fund, no? The FMETF has the same composition as the PSEI index, no? Or the PSE index. So, andito po yung lahat ng mga kumpanya to, BPI, BDO, Bloomberg, DMC, Jollibee, Globe, ICT, Lucetan Group, Metro Pacific, Metro Bank, PLDT, marami pang iba. No? So, yung 30 na yan na nasa PSEI, sila rin yung nasa FMETF. So, pag bumili po kayo ng FMETF, ng shares ng FMETF, you're actually indirectly buying proportionately the 30 companies in the PSEI. And as we can see, no, sa chart na to, yung red line yung PSEI, yung blue line yung FMETF, it actually tracks the performance of the PSEI. Okay. Ang kagandahan sa kanya, sa FMETF, it trades just like any other stock. No? So, makikita nyo, may mga nagbebenta ba ng FMETF? Punta kayo sa website, punta kayo sa quotes, type nyo yung FMETF, yeah, makikita nyo. So, may nagbebenta at 119.3,
may bumibili sa 118.1. So pwede kayong bumili ng FM ETF. Ang minimum niya na shares na kailangan niyo bilhin is 10. So kung bibili kayo sa 119.3, 10 shares, so 1,193 lang yun, no? Dagdag niyo yung commission, siguro mga 1,150 lang yan. Yan, parang mga ganun. So 1,150, you actually indirectly owns all the 30 companies in the PSEI. Okay. Another option is still investing in the stock market, pero hindi mo na binibili isa-isa, hindi mo na rin kailangan mamili isa-isa. Another option for you is to invest through what we call mutual funds, no? So sa First Metro Sec account po ninyo, you can invest not only in stocks individually or ETFs, but you can also invest in what we call mutual funds, no? So sa First Metro Sec po, makikita niyo sa upper right, no, you click Fund Smart. So pupunta kayo dito sa Fund Smart part, no, ng First Metro Sec website, no. So makikita niyo ang dami niyo options, no, for equity mutual funds from actually 6 providers, no. May ALFM, may ATR Asset Management, may FAMI, may Philam, Phil Equity, and Sun Life. No, so these are the 6 of the biggest fund managers dito sa Pilipinas, no. And you can actually choose, no, amongst their equity mutual funds, no, which invest directly in the stock market. If you think you want to buy specific stocks, then one option for you is to choose among those that are included in First Metro Securities Stock Screen Report, no. So again, it depends on the type of investor you are. If you are the type who want companies that are high, fast growing, pero okay lang kahit mataas yung presyo, then you can choose among those companies na under this Riding the Momentum Report, no. Kung gusto niyo ng mura, then you can choose among the companies under this Value Play Report. Kung gusto niyo ng dividend paying stock, then you can choose companies under this Yield Seeker Report, no. And so on and so forth. Kung gusto mo naman mag-trade, no, if you think you are more of a trader than an investor, then you might want to be guided by another report. No? Ang tawag naman natin is Trader's Playbook, no. So again, aside from the fundamental kwento or fundamental story of the company, no, sa second page na makikita niyo rin yung analysis, no, nung stock chart, no, yung trend ng stock na tinitingnan niyo. And again, as demonstrated kanina, you can use the chart pattern recognition software, no, or feature ng First Metro Sec para makita nyo, no, just type nyo lang yung ticker symbol, tapos tignan nyo kung ano yung mga nakita, no, ng system, ng mga signals for that particular stocks, and tignan nyo sa ilalim, no, kung sino bang lamang, yung mga bullish ba o yung mga bearish, no. Tapos yung iba, may mga target prices sila. So, halimbawa ngayon, sa Jollibee, 225 siya kanina, eh, may babagsak pa daw, mga 192 to 205. No? So, if you want to take advantage of this feature, then you might want to, siguro, pwede nyo abangan, no, yung Jollibee, talagang 205, yan, 200, 193. Okay. Yeah, there, no. I hope I have helped you answer, no, with this webinar, no, this question. So again, stocks are just evidence that you are a part owner of the business. So you can buy and sell stock in the stock market. No, we invest in stocks more for our long-term objectives or to fulfill our long-term objectives or be ready, sabi natin, or to accumulate wealth for our long-term objectives, retirement, or going home to the Philippines for some of our OSWs. No, it can also be a good alternative to starting your own business. It definitely outperforms other financial investments available for you, no, and it can actually be your business. Okay. You earn money from the stock market by receiving dividends and or buying and selling at a higher price than your purchase price. Okay, so next, you start investing in the Philippine stock market, no other way but to have a broker, no, to have a broker, you go to firstmetrosec.com.ph, you click and open an account, and you do everything online. Even the submission of the required documents can be done online. No, and again, simple strategies are, it can be buying the ETFs or the exchange-traded fund, or coursing through your initial investment through mutual funds, or be guided by
the reports available for you in the First MetroSec website, more specifically the research part. Okay, so there you have it. No, so do we still have? Thank you, Sir Aaron. Okay. Thank you po again, Sir Aaron. For sure, yung mga OFWs natin, I mean, I think hindi naman lahat dito OFWs nag-join. But everyone, for sure, I think natuto sila. Kasi ako, nag-invest na rin ako sa stock market ng ilang years na, pero still may natutunan pa rin ako today. So lalo na yung mga first-timer pa lang or wala pa talagang idea about stock market investing, for sure, ang dami nilang natutunan today. And dahil doon, meron na agad tayo mga questions dito. Siguro, hindi natin masasagot natin lahat, di ba? Kasi kulang na tayo sa oras. We will answer maybe 4 to 5 questions lang siguro. So, ready okay. ka na ba, sir? Okay, for our first question. Okay. From Cirilo Baha, I don't know if nabasa ko ng tama yung name niya. His first question is the current Philippine market status affected by the ghost month or US-China trade wars? And then meron siyang follow-up question, which is, from your experience, do you believe in ghost month? Yun po, sir. Okay. Okay, so for the current happenings, no, or current what we are seeing in the Philippine stock market as from the beginning of the ghost month, the answer is yes. It has been negatively affecting the stock market ngayong August, no? Kung makikita nyo po yung takbo ng stock market as measured by the PSEI since August 1, medyo malaki na yung binaba natin, no? Hindi na masyado kalaki yan, pero bumaba na tayo, no? Okay. Historically, no, there have been some studies dun sa effect ng ghost month sa stock market at sa Pilipinas. Historically, we are affected negatively more. We are affected by the ghost month. Mas maraming August historically ang down ang market. Pero hindi lahat ng August historically ay down ang market. Yan, ang ganun, no? So, 60 to 70% of the time, the market is down during August month. Pero for the rest, may mga panahon pa rin na up siya. As far as the trade war is concerned, yes, we are affected definitely, no? The Philippines is an open economy, we call it, no? Ibig sabihin, may mga nag-i-invest din sa atin na from other places, and we can see that the Philippine Stock Exchange is the daily activity in the Philippine Stock Exchange is actually more or less mga 50% accounted for by foreigners, no? So kung medyo may concern sila yung mga foreigners either sa home front nila or sa atin, sabihin natin medyo they don't feel good for whatever reason, they worry about something, again, for whatever that is, no, definitely we can get negatively affected. And vice versa, no, pag sa tingin nila they feel good about investing, sa tingin nila the world economy is getting better, sa tingin nila the Philippine economy growth story, which I think is still there, no, may mga konti lang tayong mga nararanasan ngayon, no, again in the context of what's happening in the global economy, kung sa tingin nila in the moving forward gaganda pa, then they would it would affect us positively. Ayun. So thank you, sir. So I hope na sagot yung question mo, Cirilo Baha. Okay, so for our next question, ito kilala ko to. From Kiel Velez, taga Japan to. Okay. So ito yung question niya, what if I am a Japanese national and I want to invest in the Philippine stock market? Is it ever possible? So that's his question. Yes, actually in the guidelines, no, in the guidelines sa account opening, no, as long as may mga requirements for ano, for Inyata na po. Philippines. Japanese national siya.
no? Oh, As Japanese. long as may Philippine bank account ka, no? As long as Philippine bank account ka, and you still need to have a Philippine TIN, no? You still have to need, still because you'd still earn from a Philippine investment kasi. So you'd still be required to have a Philippine tax identification number and a settlement bank account. So yun, among others. So the answer is yes, pwede. Yes, pwede kang magkaroon pa rin. Basta meron lang nung ano, 'di ba, nung TIN yes, and bank account. Okay po. Yes, ma'am. Ayan, so pwedeng-pwede ka nang mag-invest. <Mm-mm>. And then okay, next from Elmer Sarsonas. Can you share your top 3 stock picks for long-term investment, say 10 years? For long-term stock investment, ako I'd go for the personally I'd go for the conglomerates, no? Kasi ang gusto ko sa mga conglomerates, diversified sila, ibig sabihin hindi lang iisang negosyo nila, no? So if I am to sabihin natin to construct a very long term portfolio, definitely the likes of Ayala Corporation, SM would be there. Since there are times that I can get it or I can get these companies more cheaply, katulad ngayon, no, na medyo bumababa yung presyo, then I will try to somehow pace my buying para maka-benefit din ako sa pagbaba ng presyo. No? So for the long-term investment, I think a good bet are the conglomerates, no? Yung mga group of companies, may mga Ayala Corporation, meron silang BPI, meron silang BDO, ay sorry, meron silang BPI, meron silang Globe, meron silang Manila Water, meron silang Ayala, etc. SM, meron silang SM Prime na property, meron silang bangko, BDO, among others, no? Ay mga ganun, no? Pero for if you are talking about sabihin natin mga medium term investments, no? Sa First Metro Sec po, dyan makikita nyo sa mga company reports nila yung mga sa tingin nilang maayos na kumpanya that you can still benefit from, no? So again, katulad ng example natin kanina, no? One of their stock pick is yung Mega Wide Construction Corporation, no? Currently selling at around 18 pesos yata, no? Around thereabouts, so 18 pesos, and they think it's worth 29 pesos. So kung na 18 pesos siya ngayon, 29, so meron ka pang 11 pesos. 11 pesos sa 18, more than 50% pa, no? Yung upside mo for if you buy Mega Wide today, no? Na kahit hintayin mo ng mga kahit sabihin mo 2 or 3 years, no? Kahit 2 or 3 years, siguro magne-netto ka rin ng mga 14-15% a year pa din, no? 14-15 to 20% a year pa nga, no? Mga ganun, no? They also like Mega World, they also like DMV Wenceslao, Cebu Pacific, ano ba? And Pure Gold. So, yun yung mga stock picks ng First Metro Sec. Okay. Sir, pwede pang isa pang question? Game, ma'am. Okay. So, ito naririnig ko usually sa mga wala pang experience talaga sa investing sa stock market. So, syempre, meron tayong mga naririnig na kwento na sugal yan, malulugi ka dyan. So, usually, naririnig kong tanong, paano kung yung company na binilhan ko ng stock ay nalugi? Or kaya, bumagsak yung performance ngayon. Anong mangyayari sa pera ko? Malulugi na ba rin ako? Parang, hindi ko na ba mababawi yung pera ko? Okay. As long as yung kumpanya na binili mo is nasa stock market pa, no? As long as yung kumpanya na binili mo is nasa stock market pa, by hindi ko na ba makukuha yung pera ko, sabihin yung recoverability ng pera mo, you can still sell it. You can still sell it, no? Sabi nga natin, yung kagandahan sana eh, sa, parang ngayon, yung Jollibee, di ba? Yung hindi pa naman siya nalulugi, no? Hindi pa naman nalulugi yung Jollibee. Pero since of late medyo hindi gusto ng investing public, no, yung recent moves ng Jollibee, kaya bumagsak yung presyo from 240 to 220 lang kanina, 225, di ba? From 300 plus pala, no, from 300 plus to
225 lang kanina, no? And recently nagre-report sila, kumikita pa rin sila, pero yung kita nila this year, first half of this year, is kalahati lang nung kinita nila last year. Parang gano'n, no? So parang good example of magandang kumpanya siya, kaya ako bumili dati. Ngayon, hindi pa naman siya low, eh, pero bumabagsak na yung kita niya. Parang gano'n, no? Bumabagsak na yung kita niya, yes. Hindi ko naman makukuha yung pera mo, hindi ko naman makukuha yung pera ko, the answer would be no. Makukuha mo pa rin hanggang nandiyan pa siya sa stock market. Pero may mga iba, no, may mga ibang kumpanya na which is in the first place, hindi talaga dapat binili. No? Ibig sabihin, hindi talaga sila maayos na kumpanya. Eh. Ito yung mga tinatawag natin basura. No? Yung mga iba na mga adventurous, no, na nag-invest sa stock market, they prefer yung mga sobrang bibilis umakyat na stock. Parang ganun. No? Kahit na hindi naman maganda yung kumpanya. No? Case in point, parang dati merong isang company na sobrang tumaas yung stock niya, tapos merong kalokohang ginawa yung management, nawala siya sa stock market. So, in that case, if we talk about recoverability of your money, hindi mo na siya ma-recover. Or kung may-ari ka pa rin, pero hindi mo na siya mabibenta sa stock market. Parang ganun, no? Pero those are the rare cases. And again, those rare cases can be avoided by you being a responsible investor. Ang ibig sabihin, if you stick with companies that you know are profitable, that you know are managed by good people, no, na maayos yung negosyo nila, then you should not worry about those instances na hindi mo na ma-recover yung pera mo, no. There will be times na bumababa ang kita ng isang negosyo, minsan may panahon na nalulugi pa rin sila, no? But as long as there are in the stock exchange, and should you decide ayaw mo na, no, ayaw mo na, hindi ko na kaya magantay, or ayaw ko na nalulugi, or kahit hindi nalulugi, ayaw ko na bumababa yung kita, gusto mo na ibenta yung stock mo, the answer would be yes, you can still recover. How? By selling your shares. Ayun. So, yan. Nasagot niya yung question. Thank you, sir. So, another. Last na lang to, sir. Okay po bang mag-invest sa VUL para may insurance na rin siya? Yung questioner na. Opo. Different perspectives, no? Different perspectives. Madami kasi actually, factor na involved, di ba? Oo. Ako personally, no? Personally, sa tingin ko, ang biggest advantage ng VUL is the convenience, no? You're only paying one product, and internally, yung kumpanya na pinag-investan mo, under mo, Sun Life, magano, no? yung mga VULs, no? Sila na naghihiwalay sa insurance tsaka sa investment. Ano ganoon, no? Pero syempre, since pinagtrabaho mo sila, na binigyan mo lang sila 10,000, sige, ikaw na bahala maglagay ng 8,000 sa investment, 2,000 sa insurance. Parang ganun kasi ang ginagawa niya internally, eh, dun sa VUL company. Since pinagtrabaho mo sila, may bayad sila. So, in short, medyo mas mahal yung VUL compared to just the plain insurance and doing your own investment. Okay. My answer is, if you want convenience and don't mind the cost of that convenience, I think VUL can be for you. But if you can do it yourself, meaning okay lang sa'yo na mag-log in sa account mo, bawa in this case, sa First Metro sa account mo, magtingin ng recommendation, bumili ng stock, or in this case, mga mutual funds din, no? Ibig sabihin, investing on your own, tapos magbayad din separately para dun sa insurance mo for your protection needs, I think that would be better because that would be definitely cheaper. Cheaper kasi ikaw ang gumagawa. Wala kang pinagawang iba. So for convenience, you go VUL. Pero may bayad, ibig sabihin mas mahal. If you can do it yourself, hindi mo na kailangan magbayad kasi ikaw naman ang gumagawa. Kaya lang, medyo may konting trabaho. Ikaw mag-i-invest, ikaw rin magbabayad ka pa separately for the insurance company for your protection needs. So basically,
kayo na makakasagot ng question na yan. Opo. Kasi depende yan sa personality ninyo kung masipag ba kayo o hindi mag-ano. Yes. convenience ba or ano, di ba? Ayun. So that's all for our questions and for questions for today. But if you have follow-up, I mean, if you have questions pa na hindi natin na-discuss today, you can still email your questions to ofwdesk@firstmetrosec.com.ph. And then, sina Sir Aaron, sasagutin nila yan sa isa. Ayun. And, okay, and that's all for the Q&A natin. So thank you everyone for participating and sending in your questions. Sorry hindi namin ma-entertain lahat kasi syempre limited yung time natin. But sabi ko nga kanina, if you email your questions to ofwdesk@firstmetrosec.com.ph, Sir Aaron and his team will answer your questions. And once again, we hope that through this episode dito sa webinar natin, this is the first partnership webinar ng FACE or Philippine Advocates for Continuous Education and ng First Metro Securities. Sana may natutunan kayo and hopefully magkaroon pa kami ng gantong super informative and educational na webinar in the future. And also, ano rin, events like yung seminar na ginawa namin last April. Okay, and that's all. Sorry. Thank you very much. And I would like to congratulate everyone again, kahit na busy ang ating, usually busy ang Friday natin, but still you nag-alat kayo ng time para dito sa webinar natin. And remember, thank you. Yes, remember, this is not just for us, but actually more para sa inyong lahat kasi kayo rin naman makikinabang sa kung anumang natutunan nyo today. And we'll be here to support you along the way sa inyong investment journey. And to get up to date with First Metro Sec latest events and everything in between, please like and follow and subscribe to their social media channels. They're on your favorite social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, o lahat na, di ba? YouTube, and Viber with the handle of @FirstMetroSec. And para naman doon sa mga nasa Japan, yung mga kabababayan ko dito sa Japan, ma-OFW man kayo o hindi, you can get up to date with FACE latest events by following us at Facebook. Just search for Filipino Advocates for Continuous Education. So meron kaming FB group, meron din kaming FB page. So please ano na lang, join doon sa group namin and like and follow our FB page. So i-announce namin doon yung aming next webinar and events there. So basically every month we're trying to have one webinar every month, and then i-announce na lang namin yung mga seminars na gagawin namin in the future. And last but not the least, as promised sa beginning nitong webinar na to, meron tayo, i-share ko ngayon yung ano, yung details on how nyo i-claim yung inyong 500 pesos Sodexo gift check. So here's what you need to do. First, you have to open, please take note ha, first, you have to open a First Metro Sec account online, yung tinuro kanina ni Sir Aaron. So, kung hindi nyo na nasundan, okay lang ba Sir Aaron, i-email na lang kayo for guidance? Or meron tayong website? Okay, sige. So, for now, kung hindi nyo na-follow yung instruction kanina kung paano mag-register online, email nyo na lang ulit sila sa ofwdesk@firstmetrosec.com.ph. Then, remember to use the code PISOWEBINAR under the seminar events, yung kanina pinakita ni Sir Aaron. And then, buy your first investment, at least 10,000 pesos until August 31st only. So, hanggang end of this month lang. And please email again, ofwdesk@firstmetrosec.com.ph of the name and address of your recipient in the Philippines who will receive the 500 pesos gift check. Okay, klaro po ba? So again, pag may question kayo, email nyo na lang ulit yung ofwdesk@firstmetrosec.com.ph. So, and that's it, everyone. So thank you very much. This has been Lara of FACE, along with our speaker, our very generous speaker, Mr. Aaron Sai. Have a nice weekend, everyone. Arigato gozaimashita and oyasu minasai. So Japanese yun. So it just means na have a good night. Yes, thank you very much. Thank you, Sir Aaron. Thank you. Thank you for having us. Thank you.